Okay mga katropa. Nandito tayo para sa ano no sa update ng 9mm dahil sa nangyari sa isang video nawalan ng ano ng boses. Pasensya na. Ito i-re-reboot din natin no na yung mga nakabili ng 9mm na galing sa ano sa black market. Mga nabili lang sa tao, hindi nila nabili sa gun store. Kasi kung sa tao lang, sa tao mo lang nabili yung 1911 9mm may posibilidad na paltik yun o remedyo ginawa na. Ngayon tingnan nyo ngayon yung ano yung 9mm na binenta sa inyo o nabili nyo sa black market kung ganito yung sistema ng itsura. Ngayon makikita nyo rito na mula sa safety lock no? Ayan sa hammer, sa slide, sa frame, stop lock, stop slide, saka ito itong reverse plug, secondary plug sa loob. Titingnan din natin to kung original tong barrel. Ito nga pala oh, yung magazine niya tingnan natin. Original din at 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siyam na ammunition ang naka-reloaded niya. Gawin natin. So, ngayon dito ang pagkakilanla no. Tingnan niyo yung itsura. Magandang klase na 9mm 1911. Pero hindi naman sinabing maganda yung itsura kung ito yung nabili nyo sa tao o kaya sa black market original na. Pwede rin kasing itong barrel na to is peke. Malalaman nyo yan sa loob, may guide yun na paikot dito sa loob. Machine yung nag-ano nun na tutorno. Pero kaya rin gawin to ng mga ano gunsmith. Oo. Sa pumagitan ng mga kamay nila na baka lang. At ito. Kasi kapag ka-peke ito, sinabi ko na itong slide. Saka itong frame. May mga budbud. Totoo yun, may mga budbud na lumalabas pagka kinakasan nyo. Yan, ino-open chamber nyo. May mga budbud na lumalabas. Totoo yun. Dahil yun baka lang. Ito kasing uring bakal na to may halong asero fundido. Ngayon i-check natin to no. Ito, yung barrel na to. Kung original din. At etong slide sa loob. Pero ayan oh, makikita niyo talaga na original siya. Ito, mula sa pin, hammer, trigger. Ito at babaklasin natin ng tuloy-tuloy para maliwanagan kayo kung yun ang nabili nyo. I-check nyo ah. I-rebuild na natin kasi nawala ng boses yung isang video natin na ganito kaya re-upload natin. No, babaklasin natin to itong slide para ma-check natin itong tinatawag na slide stop. Ayan, makikita nyo. Original siya. Ayan, pagkakagawa pa lang. Ito, yung korte. Yung torno niya. Kasi kung peki ito, may mga budbud to. Baka lang, saka paling. Pumapaling. Ito, magandang klaseng gawa itong ano. Stop. Stop slide. Ngayon, sige, ito na-reveal na natin. Ito naman, tignan natin itong
spring. Raycon spring. Ayan o. Magandang klase siya. Mahaba pa o kaya malakas. Ito na tayo no sa Raycon spring guide. No? Ito original siya o. Tingnan nyo. Yan. Wala siyang budbud, original. Larong original. Itong Raycon spring, original. Magazine. Tapos, ito, tingnan natin tong ito, secondary plug. Tingnan natin. Ayun, secondary plug is original din, no? Kundido, may halo. Magandang klase talaga. Oh, maganda. Ito namang itong ano, reverse plug. Tingnan nyo. Oh, pantay na pantay, diba? Ayan, pantay na pantay, oh. Oh, yan. Nakita nyo na halos walang budbud, oh. Mahirap kasi gawin to kapag handmade, eh. Yan, original din to. Itong reverse plug. Itong barrier. Ito yung sinasabi ko sa video natin, no. Ito. Original din to. Ayan, no. Nakita nyo yung guy. Ayan, original, no. Ito, original yung pin niya. Ang ganda ng pagkakagawa. Ayan. Tapos, kaya, ito to. Ay, hindi makikita. Ayun, no. Meron siyang guide. Ayan, no. Pag-guide siyang ganun, paikot. At machine yung nag-iikot nun para magkaroon siya ng korte sa loob. Yun, no. Machine. Hindi kayang gilingin ng handmade yan, eh. Kaya to. Itong barrier, nakita nyo, original. Tingnan nyo yun sa inyo, no. Yung mga nabibili nyo na sa tao lang. O sanla lang yung mga walang papel, mga illegal. Kasi hindi ka nakakasiguro ron sa tinatago mo na gamit. Na laruan. Ito. Ayun no, yung mga korte. Nahirap kasi ito eh. Budbudi. Kutkutin eh. Na mahirapan yung mga gunsmith dito oh, sa korte na to. Ito. Itong slide oh. Sukat na sukat talaga siya itong slide, oh. Yung korte niya. Ayan, yung ano, yung pin niya, original. Kasi mayroong pin na baka lang mula rito, pati doon. Nauupod yun, pati to. Pag baka lang. Ito kasi may halong pundido. Maganda talaga pagkakagawa ng slide. Nakikita niyo naman, di ba, na magandang klase. Yan, yung side. Magkabilang dulo. Tingnan natin yung pantay. Doon din malalaman eh. Ayun. Pantay no. Yung site. Mga katropa. Itong slide naman. Ayan original no. Original din siya kasi itong 1911 na Amscore na to. 9mm is sa gun store nabili. Oo. Meron naman din na kaya nagiging humihina yung barrel, nagiging paltek. Dahil pinapalitan na, pinagagawa na ito mula sa lock, sa handle. Kapag ka pinalitan na kasi, pinagawa, naremedyoan, dun nagiging paltek yung barrel. Original dito sa loob. Yan, magagawa mo sa mga gunsmith. Hindi mo naman alam na baka lang pala. At hindi pundido. Hindi siya magandang klase na bakal. Bakal lang ang ilalagay, hindi siya pundido. Wala siyang halong asero. Kaya kung magpapalit ng barrier, saka yung tinatawag na secondary plug, lalambot to kung bakal lang. Pati itong secondary Raycon spring guide, pag pinalitan nyo to, papaling, humihina. Pwede pang kumalas.
kapag hindi naayos yung pagkakapantay ng pagkakagawa ng gunsmith. Ayan. Na-rebuild na natin, no, na yung pagkakilanlan ng pagiging original na 9mm at peke, yung paltik na sinasabi. At saka napaka dali lang siyang ano, ikabit. Oy, kakabit na natin, no. Nakita niyo yung binaklas, kaya makikita niyo rin yung kakabit na napakadali lang kapag original ang 9mm na hawak niyo. Hindi basta-basta. Ngayon, kung meron mang magbebenta sa inyo o magsasanla, kung bebenta, mura lang ang bentahan ng ganitong unit kapag ka sa tao lang. Wala kasing papilyon, hindi dumaan sa proseso. Hindi tulad ng dadaan ka sa proseso, original talaga at talagang lihiti mo kung sa gunsmith ka bibili. Pero kung sa mga tao lang, medyo alanganin ka ron. Kasi ano sa tao lang yun, hindi mo alam kung anong klaseng pyesa yung nilagay. Hindi tulad ng lihiti mo. Pero kung maganda naman at isasanla lang sa inyo, okay na rin yun. O kaya ibibenta ng walang papel. Pagka walang papel kasi, mas mura. Mahal kasi ito kung sa gun store mo bibilin. Abutin siya ng 1,000. O yan. O kakabit na natin, no. I-check nyo na lang uli kung original o hindi. Yung 9mm nyo. Check natin, no. Ayan. Op. Medyo ano, hindi umasukat yan. Yun. Yeah. Okay. Yan. Nakita nyo, no? Mula sa labas hanggang sa loob. Original. Legit siya, legit na original 1911 na Amscore. Ngayon, kaya ako sinasabi sa inyo to, kung nabili nyo sa black market, may posibilidad na 50% na original yung labas at yung mga nasa loob is remedyo. O kasi wala namang papel yun, hindi siya legit dumaan sa proseso. O sige, kung nakatulong tong video na uli sa inyo, mag-subscribe at mag-like na kayo, mga tropa. Thank you. Thank you.